Magandang umaga po sa atin lahat. Kamusta po tayo? Isang mapagpalang, masaya umaga po sa atin lahat. Muli tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hiniling ko po muli ang bawat isa na tayo po ay manalangin po muna bago po tayo mag-aral ang salita ng Panginoon. Let's pray. Aming Diyos, marami pong salamat muli sa umagang ito. Tunay na napakadakila na inyong pag-ibig po sa amin. Salamat po sa lahat ng patnubay, gabay niyo sa amin sa mga nakaraang linggo at araw, Panginoon. Salamat din po sa inyong proteksyon sa aming mga mahal sa buhay. Ito po ang sakit ng COVID-19. Patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ng mga tao po na displaced dahil po nagsara ang kumpanya, nawalan po ng hanap buhay ang marami po sa amin. Muli kami po ay humihiling at lumalapit po sa inyo na kami po inyong palakasin sa inyong mga salita na aming maririnig sa umagang ito. Nawa ang inyong salita at patuloy na magpalakas po sa amin. Lord, thank you Lord sa inyong faithfulness po sa amin. Sa mga panahon na ito, patuloy niyo pong pinapadama sa amin ang inyong pag-ibig sa amin. Muli Panginoon, gamitin niyo po ang inyong messenger, aking mga bibig at salita upang ang lahat ng aking pong sasabihin ay makapagbigay po ng papuri sa inyo. We commit our time to this morning as we study your word. Bless each every one of us, O Lord, sa aming pong mga nakikinig sa aming bawat tahanan, ay patuloy na kayo po ang kanilang masumpungan, ang yung dakilang pag-ibig ng aming maranasan. Marami pong salamat, O Diyos. Muli, ibinabalik po namin sa inyo ang mataas na purit papasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumusta po sa iyo mga kapatid? Muli tayo po idadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol sa ating pong pananampalataya. Our sermon title for this morning, Faith Comes from Hearing God's Word. It will be taken from the passage from the Romans chapter 10 verse 10 to 17. At muli, bago po tayong dumaki sa pag-aaral, just to give an update sa atin po, we need to pray na ito po mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na itong COVID. No? Marami na po ang nakaroon ng affected ng virus na ito, and there are around 54,000 confirmed cases. At ang active cases po ay na almost more than 38,000. Napakarami na po. Patuloy po tayong patuloy na manalangin, patuloy na mag-ingat sa ang bawat isa. Always, kung di naman po mahalaga ang ating gagawin, please stay home. Always make sure that we always have our face mask ready, our hygiene ready, always wash our hands and avoid touching our nose, our eyes, and mouth when we are touching mga bagay po na sa labas at ating po ito hindi madala sa ating mga bahay. Let's pray po dito sa ating mga kababayan, mga kapatid na ngayon po ay naghihirap dahil po tinamaan itong COVID-19. Sa pagpatuloy po nating pag-aaral, last week po sinimulan ni Pastor Yun at inopen ang ating pong team of the month of July. Ang ating pong team is the Christian Ministry Essential. Pag sinabi pong essential, ito po ay mga mahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Paano po natin mapapanatili ang ating buhay bilang Kristiyano at ang ating pananampalataya? Last week, nasimulan na po ni Pastor John ang ating pong mensahe about the Christian faith that was taken from Romans chapter 1, verse 16 and 17. I've heard learned that living by faith, that the righteous will live by faith. Yan po ang sabi sa atin. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya today, this morning, allow me to share to you God's word at tutuloy po natin about Christian Ministry Essential. Ito po ang ating mensahe entitled, Faith Comes from Hearing God's Word. Mga kapatid, sa umagang ito, gusto ko lang pong tanungin ang bawat isa po sa atin, kamusta ho ba tayo sa ating pananampalataya? Do we have enough faith during this time of situation sa ating bansa?
Alam po naman natin, mahirap ang buhay po ngayon. Ang nangyari po, recently, alam naman po natin, ako po'y nalulungkot dahil sa headlines po ngayon, isa ho sa ating nakikita ay yung disapproval ng franchise ng ABS-CBN. And my heart is doon po sa mga tao mawawalan ng trabaho. Nevertheless, we need to continue pray sa mga tao po madi-displace. And in my prayer, in my heart, sana po huwag tayong tutulad doon po sa mga tao na nagbabash pa na dapat lang daw po magsara. Sana po hindi po ganun. Bilang isang mananampalataya, tayo po ay parati. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Patuloy po tayong manalangin para sa kanila, na ang kanilang pamilya, ang kanilang hanap buhay, ay magkaroon po ng another opportunity. As this will be a closed door for them, sana po mabigyan sila ng mga bagong pagkakataon na makapagtrabaho. Again, this could be another na part po ng kanilang pananampalataya. Ito pong madi-displace. Marami tayong mga kapatiran na doon ay nagtatrabaho. At dito masusubok ang kanilang pananampalataya. Ang tanong is ganito: how should our faith look like in response to our faith in the Lord Jesus Christ? Ano ho ba? Paano ho ba nakikita? At ano ang itsura ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa mga ganitong pagsubok po sa atin? Again, as a reminder, sinabi ho dito sa Habakuk chapter 2 verse 4, but the just shall live by his faith. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pananampalataya ang ating sandigan at kapitan. Ano ba yung hashtag natin, no, na sinasabi sa atin parati ni Pastor Yun? Prayers is the key to heaven, but our faith unlocks the door. Kaya mga kapatid, patuloy ating pag-aaralan, ating pong bubusisiin ang pananampalataya ang siyang mapibigay sa atin ng isang victorious life. Bilang anak ng Diyos, mga kapatid, as children of God, bawat isa ho sa atin ay of course nagnanais na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Tayo ay gusto natin, from a baby Christian, tayo po ay matured into an adult Christian. Ngunit paano po natin gagawin ang mga bagay na ito? Sa umagang ito, titingnan ho natin kung paano ang pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos ang magpapalago ng ating pananampalataya. Madali lang nang sabihin na kung saan, kung paano kumuha ng pananampalataya, dahil ito po ay nasusulat. Parang ganito lang din po yon in a practical term. If a man says that he is thirsty, the plain and practical answer sa mga ganito, ikaw ba ay nauuhaw? So anong gagawin mo? Ikaw ay kukuha ng tubig na maiinom. That's so simple. Pag tayo po ay nagugutom, it's like this woman. This woman says she is hungry. So anong sasabihin natin sa babaeng ito? Well, sige, go and grab food for you to eat so that your hunger can be relieved. Di ba? Very simple. Pero pagdating sa pananampalataya, when a man tell us he wants to have faith in Christ, ano ba ang ating isasagot? Again, sa Bible is very illustrative na sinabi ng Panginoon na ang salita ng Diyos ang siya magpapalago sa ating pananampalataya. It's like a carpenter, no, using his hammer to build a house. Ngayon, ganun din po sa pananampalataya. Ang Panginoon Diyos ay gumagamit ng kanyang salita, which is the Bible, as instrument of our faith. This morning, we'll focus on Romans chapter 10, verse 17. At ang sabi po dito, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Tagalogin po natin, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Mga kapatid, I believe I have shared this in my previous sermon, I think last year, that about hearing God's word. Alam po natin, ang pakikinig na salita ng Diyos
ay yan po ay may ka-partner, kung taga meron ho siyang kabiyak, no? Ang kabiyak po niya ay doing. In God's view, hearing and doing are the same thing. Hindi pwedeng nakikinig lang pero hindi ginagawa. This is come from the Hebrew word shema. Hebrew word shema means to hear or to listen. It could also means how to respond to the word that we hear. Mga kapatid, again, this is not biblical, no? Pag sinabi ho natin na tayo ay nakarinig, ngunit hindi naman ho natin ginagawa. At meron din naman mga tao, sila po ay nakakinig. Kaya ho nilang itong ipaliwanag. Malalim pa nga ho yung iba eh. Ngunit ang iba naman sa kanila ay hindi naman sinusunod. So mga kapatid, itong dalawang larawan na ito, itong sample na to that everyone can hear, no, but they are not obeying, this is not biblical. Because the biblical for a spiritual healing is when you hear, always there is a partner that we should do it. It's the Hebrew word shema. Kaya nga sabi dito sa James chapter 1 verse 22, anong sinabi? But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, di nadaya ninyo ang inyong sarili. Mga kapatid, nangungusap sa atin ng Panginoon, kung tayo daw ay nakikinig, ngunit hindi naman natin isinagagawa ang mga bagay na ating naririnig, ay ito ay parang ating dinadaya ang ating sarili. Again, this morning, we need some faith for us to do this. Ang sabi ho sa Romans 10:17 muli, faith cometh by hearing and hearing the word of God. In-underline ko po dito mga kapatid ang the word, no? Ito po ay comes from a Greek word, the original language po kung titingnan ho natin. Itong word po dito came from a Greek word rhema. When you say rhema po, it is the word of the Holy Spirit to a specific person for a specific situation. Anong ibig yung sabihin? Yung word po dito ay word for a specific instruction of God. The specific instruction from the Lord in for a person for a specific situation. Marami hong passages, no, sa Bible when you see the word of God. Kung titingnan ho natin yung original Greek language niya, makikita ho kung ito po ay came from the Greek word rhema or tinatawag ho natin na logos. Yung logos po still the word of God, but this is the general word of God. Ano ho ba yung sample ng rhema para maintindihan ho natin? Kaya pag ng Panginoon binasa natin ang salita ng Diyos, there is a specific instruction. Yun ang tinatawag nating rhema word of God. Ito ang example ng rhema word of God. In Matthew chapter 4 verse 4, let me share this to you. Ang sabi ho dito, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Another verse, another rhema word of God. John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. So yung words po dito are rhema words of God. And last, another example of rhema word, it can be found in Ephesians chapter 6 verse 17. At ang sabi po dito, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word, the rhema of God. The rhema word of God. Mga kapatid, pag tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos, nangungusap po sa atin ng Panginoon. And there are times in our life that God is so specific ang kanya pong sinasabi sa atin. Kaya kailangan po natin marinig ng maayos ang salita ng Panginoon sa atin.
Kaya nga, the Word of God is a faith builder. Kaya nga, the more na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos sa mga nangangaral, sa mga nagtuturo, sa ating Bible study, sa ating disciple class, yan po ay mga pagkakataon upang tayo makarinig ng salita ng Diyos. Because the more we hear it, the more our faith will grow. And I'm surely assured, and the more encouraged we become. Because the more we are attuned with the Lord, with His Word, the more our intimacy will be placed in Him. Mga kapatid, sa ating pong mga nararanasan sa mga panahon na ito, sa pandemic na ito, sa mga problema na ating nararanasan, kung ikaw mang mga kapatid sa oras na ito, ay meron kang pinapanalangin sa Panginoon. Meron tayong inalalapit sa Panginoon. Alam niyo po, itong pagkakataon kung saan our faith will be tested. When you are going through a tough situation, ask God to use that situation to make you better, not bitter. Ulitin ko po. When you are going through a tough situation, mga kapatid, we need to ask God for us to use the situation to make us better, not bitter. Dahil po, our faith should be able to hear and respond to the God's word so that we can always please God. Because without faith, sabi nga ho sa Hebrew 11:6, mga kapatid, without faith, no one can please God. Whoever comes to God must believe that He reals and that He rewards those who sincerely try to find Him. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, kamusta buho tayo sa ating sitwasyon sa buhay? Meron bang specific word ng Panginoon sa inyo sa umagang ito? Is your current situation? And are you now listening to God? What is the rhema word of God to you this morning? What is the specific word of God to you this morning? Sa ating pagpapatuloy, gusto ko magbigay ng isang illustration. Meron hong isang mag-ama na sila po ay pumunta sa isang symphony orchestra na concert. At habang sila po ay nakikinig ng konsertong ito, the father asked yung kanya pong anak na bata. At sabi, anak, listen to the flute. Napakaganda nun. Napatingin lang ang bata doon sa kanyang ama. At sinabi, Dad, what is the flute? Yun ang problema. Unang-una, hindi alam ng bata kung ano yung flute. At pangalawa, hindi rin niya alam kung ano ang sound ng flute. Sa dami ho ng tumutugtog, nandyan ho yung violin, nandyan ho yung drums, nandyan yung iba-ibang instrumento, yung flutes, saxophone, marami hong mga instrumento, musical instrument. Kung hindi po aral ang isang bata at hindi niya alam kung ano ang isang tunog na isang flute, hindi niya ho kayang marinig ito. Ganon din ho sa ating buhay, mga kapatid. Unless you take time to hear the voice of God in a quiet moments of our life, we will not be able to hear Him even in the symphony sounds of life. Ako ho nakatitiyak kung ang batang ito ay nagkaroon ng pagkakataon na marinig ang tunog ng isang flute at siya ay parating niyang naririnig itong sound ng flute. Kahit na kung ganong karaming instrumento ang tumunog, kaya niya i-distinguish kung meron nagpapatugtog na isang flute. Ganon din po tayo, mga kapatid, sa ating buhay. Maybe God is calling us in our situation right now. Kaya lang ho, tayo po ay overwhelmed ng mga issues of life, mga problema sa ating bayan, sa ating bansa, problema sa buong mundo. Tayo ay all preoccupied ng mga problema. And yet, God is calling us. If we're well able to learn how to listen to God's word by hearing God's word through His word, madali ho natin makakaroon tayo ng isang buhay na may pananampalataya at buhay
na makapagbibigay sa atin ng at least an encouragement to live in this very challenging life. We must tune our ears to hear God's voice. Kailangan ho natin itono, kailangan ho natin i-focus ang ating mga spiritual ear. Ito pong ear na to, of course, we're dealing and talking about our spiritual side of our faith. Ito po yung ating spiritual ear, no? Kaya po we must able to tune our ears to hear God's voice. As sabi ho ni Martin Luther King, God our Father has made all things depend on faith, so that whoever has faith will have everything, and whoever does not have faith will have nothing. Yan ang sinasabi ni Martin Luther. Kaya mabuti na meron tayong pananampalataya, dahil sa ating pananampalataya, tayo ay nakakaroon ng mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngunit kung tayo po ay walang pananampalataya, and then there are things that we will be missing in our life. Mga kapatid, even ang mga anak ng Diyos, kaya ho tayo hindi nakakakinig ng mga ang boses ng ating Panginoon na siya ay nangungusap sa atin, dahil tayo ay sobrang busy in life or maraming barriers sa ating buhay that are hindering us from listening to God's word. I'm gonna give us three quick barriers of life that hinders us from listening to God's word. Unang-una ho is pride. Mga kapatid, meron ho ba tayo nun? Masarap ho yan, pride. Pero yung pride na yan, mga kapatid, selfish mo yan. Kasi when you have pride, it keep us from being open to the possibility that God might want to say something on us. Kasi ho, pag may pride tayo sa buhay, yan ho ay state of mind na parang tayo ay magaling, tayo ay matalino, tayo ay marunong, meron tayong right, no? Meron tayong parang authority na even, no, tayo ay mag-comment na yung mga bagay na minsan naman ay hindi naman dapat natin gagawin pa. Pride is something na kailangan ho natin tanggalin sa buhay natin. Yung pagmamalaki, alam nyo mga kapatid, wala naman tayong pagmamalaki. Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Even lahat ng ating mga bagay na meron tayo, and even ang buhay po natin ay galing sa Panginoon. Mga kapatid, alisin na natin ang pride natin. Mga bagay na nagpapahindrance, naging barrier for us, for God to speak to us. And God's desire is really for us to empty those pride. Kailangan alisin po talaga natin, because a pride person, hindi po siya lalago. Hindi lalago sa kanyang pananampalataya at makakaroon siya ng wisdom. Because a prideful person cannot grow in wisdom and faith, because only he values his or her opinion other than others. Marating siya ang marunong eh. The second aspect ng barrier ng ating buhay is fear. Takot. Tayo po ay takot, no? Takot kung saan, takot tayong marinig na mangusap sa atin ng Panginoon. Ayaw natin na ang Panginoon ay nangungusap sa atin. That is fear, no? Fear kung saan pag sinabi ng Panginoon, and there are areas in your life that you need to be clean, there are fear. Ako, hindi ko kayang alisin pa ito sa aking buhay. Kasi meron pa ho tayo, even tayong mananampalataya, maybe there are areas in our life that need to be cleansed. Natatakot itong barrier na ito, itong barrier of fear, of trusting all of this to the Lord, is something that we need to release for the Lord. Kasi ho, pag may fear pa ho tayo, may fear tayo na hindi natin kayang ibuhos ang lahat para sa Panginoon, para tayo ay maglingkod sa Panginoon, para ho tayo maging kabahagi ng ministeryo ng Panginoon, that is fear na sa atin ay pumipigil kung paano mangusap sa atin Panginoon. And last, bitterness. Meron ho ba tayo nito? Dapat ho sa buhay ho natin ay dapat ho meron tayong betterness, no? Instead of bitterness, our life should be betterness. Better lang po. Papatawa lang po. Better. Our life should be better. Kasi ho, pag tayo ho may bitterness sa buhay, mga kapatid, ang ibig ko sabihin, meron kang hardened heart.
yung mga tao nakagawa sa iyo ng mga ng hindi maganda, mga bagay na hindi mo nagugustuhan, mga bagay na sinabi sa iyo na hindi mo nagustuhan, mga bagay na nakita mo na ikaw ay nasaktan, mga bagay na ikaw mismo ay nakaranas ng mga bagay o pangyayari na kung saan it make your life bitter. Alam mo kapatid, pag yan bitterness sa iyong buhay, hindi mo inalis. Yung tao na nag-cause sa'yo ng bitterness, siya ho'y better. Ikaw ngayon ay bitter. Ngayon, ang gusto ng Panginoon ay ganito. I-release mo yan bitterness mo. I-release mo yung harden ng puso mo. Trust the Lord so that your life from bitterness, you have better life. Hayaan natin, forgive them, no? Habang hindi ho tayo nagre-release ng ating bandage o grudges sa ating puso, hindi ho tayo makakarinig ng mga bagay na gusto sa atin ng Panginoon. The blessing of the Lord is just awaits for you. You need to remove all those barriers, your pride, and what? Your bitterness, and then your what? Yung pangalawa is our fear. Okay? So our pride, our fear, and our bitterness. Mga kapatid, one of the greatest benefits ng ating pong salvation is for us to speak clearly, to speak to God in a personal manner. Kaya nga po, napakaganda na tayo nakakakinig at nakasumpong ng magandang balita ng kaligtasan nung ating narinig nang may mga nagturo sa atin na ang the word of the Lord, the gospel, Jesus Christ dies for our sin. He died and he rose again on the third day. Kaya nga po mga kapatid, God is giving us this benefit. Itong benefit na ito, itong salvation of hearing for God to speak to us. Alam niyo po mga kapatid, the Lord is continuously talking to us, speaking to us. Kaya lang hindi ho natin naririnig. Bakit ho ba natin hindi naririnig? Kanina ho, sinabi ko, may tatlong hindrance para ho tayo hindi makarinig. Yung ating pong pride, our fear, and our bitterness in life. It keep us from listening to speak the word of God sa ating pong buhay. Meron ho ganitong flowchart. I want us to share to you. Maganda ho itong tingnan. Do you have a problem in life? Maganda ho itong flowchart, no? Yung problem na ito, titingnan mo, if you have problem in your finances, your business, your health, your relationship, your work, any other problem. Ang sabi dito, nagsisimula siya, do you have a problem in your life? Ang answer mo, yes, pababa. Then, you can do something about it. Another question, if yes, then don't worry, kaya mo palang gawin eh. Ngayon, do you have problem in life? Yes. Can you do something about it? No. So, don't worry. Eh, wala ka naman palang magagawa eh. And lastly, do you have problem in life? Buti ito, walang problema. Definitely, they don't worry. Mga kapatid, it's a diagram that simply telling us that really worrying, no? It's something that is had a mental or mindset. Kaya even sa salita ng Panginoon sa Philippians, don't worry about anything, but for everything, let's pray. Sabi nga doon. And even Jesus Christ once said, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. And I believe, by God's grace, in our faith with the Lord Jesus Christ, that God will respond to our faith. Kung meron tayong pananampalataya, our faith will answer all our worries. Bakit ko nasabi ito? Even si Rick Warren, mga kapatid, ang sabi niya ho dito, the word of God is the antidote to worry. The Bible says, faith comes from hearing the message, heard through the word of Christ. It is the words of Christ that will build your faith. You need to saturate your mind with the word of God. Napakaganda ho. Tama-tama sa ating key verse this morning about faith comes from hearing. Mga kapatid, ang ating pakikinig o ating tenga ay isang crucial part ng ating pananampalataya. Kaya sa umagang ito, we focus on the senses of hearing. Our ears, it is the most crucial part of the process
of working our faith. Kaya lang mga kapatid, may mga tao na kung saan ay hindi talaga nakakarinig ng mga salita ng Panginoon. Mga bagay na hindi nangungusap sa kanila ang Panginoon. Bakit kamo? Ganito ho kasi yon. Because in the Bible, we will see that hearing is for His sheep alone and are those of God. Because hearing spiritually, you need the Holy Spirit in your life. Ano sabi ni Jesus dito? Whoever has ear to hear, let them hear. Diba? Makinig ang may pandinig. Because spiritual healing can indicate how strong, how healthy is our spiritual life. Kaya the more that we can hear God's word in our life, the more we are convicted by the word of the Lord, then our faith continue to grow. Spiritual hearing is following and obeying God's word in our life. Kaya nga sabi dito, John 8:47, sabi ni Jesus, whoever is of God hears the word of God. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. In the same manner, Jesus said, John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Again, mga kapatid, sabi dito ni Jesus, no, in John 18:37, for this purpose I was born. For this purpose I have come into the world to bear witness to the truth. At ang sabi niya, everyone who is of the truth, listen to my voice. Again, mga kapatid, mahirap sa isang tao na makapakinig ng katotohanan, makakinig sa Panginoong Diyos kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya napaka-importante na tayo po ay magturo, tayo po ay mag-preach ng gospel, mag-share ng gospel upang sila din po ay makasumpong ng presensya at biyaya ng Panginoon ang buhay ng kaligtasan para sa nang galing dahil sa ating Panginoong Hesukristo. The more that we hear God's word in our life, the more we will follow and obey God. Our faith continue to grow because it is the result of the blessing and the miracles of light resulted to our faith. Mga kapatid, marami ho account sa Bible, because of their faith, the Lord blessed them. Tingnan natin, no? By faith, Enoch was taken up to heaven without dying. That is Hebrews 11:5. By faith, Noah builds a large boat that saved his family from the flood. Hebrews 11:7. It is by faith that Sarah conceived a child named Isaac. Old age, around 90 years old. Matanda na si Sarah, pero binigyan pa rin ho ng Panginoon ng kanilang anak by faith. And by faith, Moses led Israel to the Red Sea on the dry ground. It is by faith that the wall of Jericho came down. Mga kapatid, ito po ay lahat ay account ng mga tao sa ating magandang balita, no, sa salita ng Panginoon, who has a great faith sa Panginoon Diyos. And we saw miracles and miracles and miracles that comes out from their life because of their faith. And yan po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. We need to have some lesson on how to hear God's word. This morning, allow me to share to you 3 biblical principles about the lesson about hearing God's word. Number 1, mga kapatid, recognize that God has created us for a close relationship with Him. Ulitin ko po. Recognize that God had created us for a close relationship with Him. We must make time to listen. Ang ibig lang kong sabihin dito. Because communication is very important to make a relationship. It is by design, ano po, mga kapatid, that the way we hear from God,
is the context of our relationship, of our friendship with Him. Because we cannot have a relationship with God if we don't hear Him. Because hindi naman ho pwedeng prayer lang tayo at bagkos hindi naman ho natin pinakikinggan o sinusunod yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang sabi ho ni Josh McDowell, I want to share this quotation, ang sabi ho niya, prayer is talking with God. God knows your heart and is not so concerned with your words, or He is with the attitude of your heart. Ibig sabihin, mas concerned ng Panginoon kung ano yung nasa puso mo. Hindi ho, kahit na hindi mo maganda ang pagkakadeliver ng iyong prayer, just talk to God sincerely from the bottom of your heart. Then when we pray, sabi nga natin yung ating pong hashtag, no? Prayer is the key to heaven and faith unlocks the door. But again, our prayer is a one way. It is our prayer communication to God. But how about listening to God? It is only one way communication if we only pray to God and don't listen to Him. Puro na lang tayo. Ang ating pong Panginoon na hindi ho yan Santa Claus, hindi ho genie na kung anong hihilingin, ganun lang. Ang Panginoon Diyos natin ay Diyos na buhay. Meron ho siyang mga bagay na gusto natin matutunan sa ating buhay. Kaya minsan sa ating panalangin, tayo ay sinasagot na ng Panginoon. Ngunit minsan, ang sagot ng Panginoon ay hindi ho natin na tinitingnan o hindi natin kiniklaim, kasi parang sa tingin natin hindi yun ang sagot ng Panginoon. Mga kapatid, ang tanong ay ganito, tumawag ka na ba sa Panginoon sa mga sandaling ito, sa mga panahon na ito, at ikaw ba ay nakadinig ng sagot sa Panginoon? May mga sagot na ba ang Panginoon sa iyong panalangin, sa iyong mga prayer sa Kanya, no, sa iyong buhay? Again, there is a quick example of how we can hear God speak to us. We can read the Bible because the Bible is God's Word. We can learn from our circumstances, yung mga buhay, kamalian, mga pagkukorek ng Panginoon. Yan ay bagay na sagot ng Panginoon sa atin. Mga bagay na tayo ay nagkamali ay dapat ating hindi na ulitin. Hinayaan ng Panginoon na sa buhay ho natin, tayo ay nagkakamali upang tayo ay Kanyang ituwid. Also, seeking counsel from other Christian, yung mga tao na namananim sa pananampalataya, mga tao na sa kanilang pananampalataya ay sila ho'y nakapagbibigay sa atin ng mga advices o counsel na nakakapag-relieve sa atin because they are full of wisdom from God. And of course, praying quietly. This is how the Lord will speak to us. And this is how the Lord will channel His communication to us. But again, we need to open our spiritual ears so that we can listen to God. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tumatawag sa Panginoon ay hindi naman lahat ay naririnig ng Panginoon, because some of them are calling without faith. Again, I repeat, not all who call to the Lord can hear because they call without their faith because of what? Their self-righteousness. Alam niyo po mga kapatid, isa sa pinakamabigat na kasalanan na hindi natin nai-re-repent ay yung tinatawag nating self-righteousness. Ibang tipong kala mo ikaw ay okay na okay, ikaw ay hindi na, no? Kumbaga, ikaw ay sa buhay mo ay parang hindi ka na nagkakamali o mga bagay na parang hindi ka tulad ng iba na kinukompare mo ang buhay mo na parang mas ikaw ay maayos sa mata ng Panginoon. Yan ang delikado, yung being self-righteous. I want to share to you, no, itong example ng the Pharisees and tax collector. Alam ho natin ang storya nito, kaya gusto ko lang hong banggitin muli para tayo mapalahanan ng being a self-righteous person in the eyes of God cannot be justified. Tingnan ho natin in Luke 18:9-14. This is the parable of the Pharisees and the tax collector. Ang sabi ho dito, verse 9, to some were confident on their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other person. Wow, nagturo na.
robbers, evildoers, adulterers, and even like this tax collector, I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Sabi ni Jesus, I tell you that this man rather the other went home justified before God. For all those who exalt themselves, what? Will be humbled. And those who humble themselves will be exalted. Mga kapatid, this is an example of where the sinner calls in faith while the Pharisee is called on out of his own merit. Sinabi na niya yung kanyang mga ginagawa. Siya ay sa tingin niya is self-righteous, self-justified, the merit of what he is doing. He thought that he can get justification from God. No. Ang sabi ho doon, di ba? That the all those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. I hope we can be reminded, mga kapatid, that wala ho tayong muling ipagmamalaki. Wala ho tayong dapat na sa ating buhay ay ipagmalaki sa harap ng Panginoon Diyos. Dahil lahat ho tayo ay makasalanan. We are only justified through our faith to our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, our spiritual faith comes from God, and it's the Bible, that is His words, that He is using to bring salvation to His people. Kaya walang tayong pagmamalaki, kaya nga ang ating salvation is by grace. Eh. Anong sabi dito na Apostle Pablo, chapter 2, verse 8 to 9, is for by grace you have been saved through your faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of work, lest anyone should boast. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa kalooban ng Diyos, sa pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Mga kapatid, I hope you are being reminded, no? Hindi ho maganda sa mata ng Panginoon na tayo ho ay mag-declare ng ating mga ginawang mabuti, self-righteous. Again, in our text this morning, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang rema words ko sa inyo dito sa lesson number 1 is this. If you love me, sabi ni Jesus, keep my commandment. Kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. This is the rema word of the Lord sa inyo this morning about lesson number 1. Again, we have been trusted by God's words, and we should be couriers of this word to others. Doon sa binasa natin talata doon sa ating Bible reader kanina in Romans chapter 10 verse 14, ang sabi ho doon, but before people can pray to the Lord for help, they must believe in Him. And tanong e ganito, and before they can believe in the Lord, they must hear about Him. And if anyone to hear about Him, for anyone to hear about the Lord, someone must tell them. Again, we should be courier of God's word, because we ourselves have been the recipient of this word, of this good news from others. So let's share it, mga kapatid. Number 2 lesson about hearing God's words is this. We need a changed mindset. A changed mindset of hearing what God has to say about our situation. Bilang isang mananampalataya, ang gusto ng ating Panginoon Diyos sa atin ay magkaroon ng pag-iisip ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo at katulad din ng kanyang pag-uugali. Because our old is gone. A saved person is always has a transformed life of about Jesus. And we should have the right mindset of Christ. Kaya nga po, as new creation, confirming to the image of Christ, all our things na ginagawa sa ating buhay, no, mga buhay sa area na ating mga buhay, ay dapat nakikita ang Panginoong Hesukristo sa atin. Because as a new creation in Christ,
we are empowered by His righteousness and for His righteousness. Kaya nga po, lahat ng kaluguran, pag tayo po ay tayo ay nabibigyan ng parangal ng iba, ibalik natin sa Panginoon, because all the glory belong to God. Tayo ay channel of blessing lang, mga kapatid. Kaya nga po, sabi niya po sa Paul, and I know this is a familiar verse to everyone, that in Romans 12:2, ang sabi po ni Apostle Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Rema word for God is that we need to transform our mind. Baguhin ang pag-iisip. Kailangan daw baguhin ang pag-iisip natin upang ganap na maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay, which is good and perfect will of God. Mga kapatid, sa ating buhay, no, are we becoming more and more like Jesus? Do we have the right mindset like Jesus? Do we have a great concern to others? Mga kapatid, ito hong nangyari, no, sa atin, itong COVID-19, yung mga nawalan ng mga trabaho, OFWs, no, yung mga factory workers, ang dami yung nawalan ng trabaho. At even itong sinasabi natin na franchise ng ABC, marami yung mawalan ng trabaho. Mga kapatid, do we have a great concern to others? Sabi ng Panginoong Hesukristo, I did this as an example for you so that you serve each other just as I serve you. Kailangan ho din daw natin pagsilbihan ang bawat isa katulad ng pagsilbi sa atin. Nagbigay ako sa inyo ng halimbawa upang gawin din ninyo tulad ng ginawa ko sa inyo. Again, our verse for today, faith comes from hearing and hearing by the word of God. The Rema word for this lesson is this. We need to set our mind on things that are above, not on things on earth. Ulitin niyo po. I-set natin ang ating mga bagay, no? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip natin. Isaisip ninyo, hindi ang mga bagay ng panlupa. This is the Rema word for this lesson, mga kapatid. And lastly, number three, God's word is God's voice taking personal call to us. Ulitin ko po. God's word is God's voice in taking personal calls to us. Anong ibig kong sabihin? Mga kapatid, in order for us to know God personally in our life, we need to hear and recognize His voice. Even ang sabi ng ating Panginoon Diyos, no, in Isaiah 43 verse 3, ang Panginoon Diyos Ama ay dineclare niya that He is a personal God. Ang sabi niya doon sa Isaiah 43:3, an excerpt, ang sabi niya, I am God, your personal God. Ang tanong is this, is God personal to you? Ulitin ka po. Is God personal to you? Gaano ba ang ating relasyon sa ating Panginoon? Again, faith involves on knowing Jesus Christ personally. Alam mo naman natin, the more we know Jesus, the more we will know the Father. Because, again, Jesus said, the Father and Him are one. So, the more we became Jesus-like in our life, the more we reflect our Father image and Jesus image in our life. Faith involves knowing Jesus personally. And our relationship with our Almighty God is one-on-one. Kaya nga po, pag tinabi, Diyos Ama, our Father, no, we have a personal relationship to our Father. Because to obey God is to love God. Pag mahal natin ang Diyos, susundin natin ang Panginoon. Paano ho natin siya susundin? Tingnan ho natin ang salita niya sa atin para sa ating sundin. Huwag lang ho tayo tagapakinig ng kanyang salita, ngunit tayo rin po ay mag-obey. Kaya nagiging personal ang Panginoon sa atin, ng Diyos, dahil personally kilala niya ho tayo. Bakit kilala niya ho tayo? Ang lahat ho kilala ng Panginoon yun. At ang nakakatuwa pa rito, dahil kilalang-kilalan na tayo ng Panginoon, even yung bilang ng buhok, nako, buhok ko, no?
ay kilala at alam ng Panginoon. God is so personal to us that He even knows, no? Yung the number of hairs on our head. Kita ho ba? Marami pa yan. Yes. Ang sabi dito, ang atin, sa Luke 12:7, sabi niya, yes, God even know how many hairs you have on your head. Maging ang buhok ninyo bilang ay alam niya lahat. Ganun ka-personal ang Panginoon sa atin, no? Even yung strand ng hairs natin, bilang niya, ay ang hirap pong bilangin yan eh. Ito ko, ako, kakaunti na lang eh, pero by faith, dadami yan. Again, God doesn't call us to be just an obedience to Him, but we need to trust God all days of our life. God does not call us to obedience only, but of course, God is telling us to trust Him and obey Him no matter what happened. And we obey the Lord, if we obey the Lord, ang sabi ho, obedience always comes blessing because obedience is an act of our faith to Him. But our disobedience bring curses because the disobedience of our heart to the Word of God can result of our unbelief. Once again, we will receive blessings and miracles in the life if we have faith and belief in God and trust and obedience to the Word of God. Let me close to this one story. What happened to the Lord Jesus Christ, no? Yung pananampalataya ng mga tao doon sa kanyang hometown. Makikita ho natin kung how the unbelief will affect the mighty works of God sa mga tao. Ito ho, in Mark 6:1-6, let me close on this story. Ang sabi ho dito, Jesus goes to his own hometown. In verse 1 of Mark chapter 6, ang sabi ho ay ganito. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he is performing? In verse 3, is this the carpenter? Is it this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sister here with us? And they took offense at him. Ano sabi ni Jesus? Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town, among his relative, and in his own home. Ang Panginoon ho ay nasaktan. Ano ang sabi niya dito? Ang nangyari sa susunod na verse is ganito. The Lord Jesus Christ, no, He could not do any miracles. In other translation, Jesus cannot do any mighty work doon sa lugar na yon, except by lay His hands on a few sick people. Ito ah, only lay His hand on a few sick people and heal them. Kakaunti, no? And he was amazed, Jesus was amazed on their lack of faith. Mga kapatid, when I was studying this verse, no, it's just a great reminder sa atin. Hindi pag ang tao walang pananampalataya sa Panginoon Diyos, ang miracles and blessings sa buhay niya ay hindi kanyang masusumpungan. Like this story sa hometown ni Jesus, no? Sa town pa niya, imbis na dapat sila ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon Diyos dahil the Messiah is coming from their hometown. Ito ay hindi dahil sa kanilang unbelief, dahil sa kanilang lack of faith, yung mga blessing and miracles, hindi ho nila nasumpungan. Ganon din po ang reminder sa atin ng Panginoon. If we don't have faith in our Lord Jesus, our faith and trust in God, the miracles and blessing will not come our way because that is become a hindrance for us to receive the blessing from God because obedience comes blessing. The Rhema word for you for this lesson number 3 is this, Romans 2:13. For if it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law
who will be declared righteous. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nangasisi sa talima sa kautusan ay aariing mga ganap ng Panginoon. Mga kapatid, God is telling us through His Word that faith comes from hearing and hearing from the Word of God. God's instruction to us is for us to read His Word. We need to study His Word. We need to practice, meditate, obey, and apply the Word in our life, mga kapatid. Let us not like just be hearer of God's words, because let us also be doer. Remember the Hebrew word shema. You need to be hearers and doer of God's word. Once again, mga kapatid, I hope that the Lord's word enlightened us this morning, that our faith comes from hearing, and hearing by the rema word of God, the specific word of God sa ating mga buhay. It is my prayer in my heart that God's word was able to remind us that we need to continue to trust the Lord, continue our faith to Him, and continue to be obedient to His word. And blessing will come truly. Miracles will come truly in your life. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kung ikaw ay mayroong panalangin sa Panginoon, ikaw ay may hinihiling sa Panginoon sa umagang ito, ano ang sabi ng Panginoon sa atin? Faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Let's trust the Lord's Word to us. Let's trust the Lord's voice of His answer to our prayer. Let's claim it that God is already answered our prayer. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon Diyos, maraming po muling salamat sa umagang ito. Napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Bagamat alam namin, Panginoon, sa aming buhay ay hindi ho kami perpekto. May mga bagay sa aming buhay ay nagsisilbing barrier kung paano sa amin ay aming ikaw ay marinig. Panginoon, turuan mo kami na i-humble ang aming puso, ang aming buhay. Nang sa ganun, Panginoon, sa aming humbleness, sa aming lowness na ito, ay aming ikaw ay marinig. Aming ikaw ay masumpungan. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga panahon na ito, na itong COVID-19 pandemic crisis na naranasan hindi lang po sa aming bansa, sa buong mundo, marami na ho ang apektado, marami na hong namatay, marami na hong pamilya ang nagkahiwalay dahil ho sila ay separated, isolated, marami na hong nasa ospital kung saan ginagamot. Tulungan niyo po aming pamahalaan na ito po ay masupo, na ito po ay masolusyonan. Dalangin ko po ang inyong protection sa inyong mga anak, na hawa sa mga panahon na ito ay patuloy kami makaiwas sa sakit na ito. Gabayan niyo kami, proteksyonan niyo po kami sa mga sakit na ito, like na COVID-19. And even Lord, doon po sa mga mawawalan ng trabaho, nawalan ng trabaho, ang aking pundalangin para sa kanila ay patuloy niyo silang encourage, Lord, na if there's a door that has been closed, there is an opportunity for all of them as well, Lord, na may bubuksan ka para sa kanila. Patnubayan, bigyan mo sila ng provision sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya. May mga nangangailangan po sa amin ng mga finances, O Lord, provision in life, Lord. Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang mag-provide, Panginoon. May mga sakit po sa amin, Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan na nagagaling lamang po sa inyo. And even Lord, as we speak on today, Panginoon, marami po ang nangangailangan ng mga tulong, Panginoon. Dalangin po namin, i-reach out niyo po sa kanila. I-reach out niyo po ang inyong mapagpala, mapagbigay, mapagaling na kamay sa mga nangangailangan, Panginoon. I also pray for our school, Christ Gospel Academy, Panginoon.
Nawa, Panginoon, kayo po magpadala sa amin ng mga estudyante, lalo na ho itong challenges year sa amin po, Panginoon, na kung saan, Panginoon, we are praying na kayo po at kami po ay makakuha ng at least 130 student. Maliit na numero, Panginoon, but we pray 145 na ibibigay niyo po sa amin. We pray for our church, Christ Gospel Fellowship Makati, sa aming pastoral team, sa aming po mga leaders, Panginoon, na patuloy ang bawat isa ay inyo sila pong bigyan ng karunungan upang ang ministry ng Christ Gospel Fellowship Makati ay patuloy na ma-reach out ng mga tao even in this situation. Muli, nagpapasalamat po kami. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat.